Isang The Athletic reporter, mga idol, ang nagsabi na ito daw si Austin Reeves ay magandang maging starter para sa Lakers next season. Ang sinabi niya nga, mga idol, lumaki na nga daw itong si Reeves to 209 pounds at shooting twice a day. Twice a day na nag-iensayo ng kanyang 3-pointer at would be the cleanest fit if he gets his 3-point accuracy to the range that the Lakers think it can reach. In a short, mga idol, inaasahan na itong The Athletic reporter na si Jovan Buha na sobrang mag-i-improve ito ngang si Reeves, mga idol, by next season. So surpresahin niya yata ang team ng Los Angeles Lakers. At mga idol, kung yan nga naman talaga ay mangyari, dahil din sa matinding pag-iensayo ni Austin Reeves this offseason, ay siguradong matutuwa ang Los Angeles Lakers. At totoo nga rin, mga idol, na siya ay magandang fit beside LeBron at kay Anthony Davis. Hindi niya kailangan ng bola para maging effective, mga idol. High IQ player, kaya niyang iposisyon ang kanyang sarili para makakuha ng easy points. Kaya nga, mga idol, abangan natin kung si Coach Darvin Hamba ay nai-start eto ngang si Austin Reeves. Pero mga idol, pag-usapan naman natin ang unusual na kontrata na ito ni Zion Williamson. Hindi nga ito katulad sa kanyang mga fellow young players na kinakailangan maging first team All-NBA, second team or third team para ma-fully guaranteed yung kanilang napakalaking kontrata na halos 200 plus milyon. Kay Zion Williamson, mga idol, i-re-require nga siya ng kanyang weight at ng kanyang body fat percentage ay mag-add up to less than 295. Meaning, mga idol, requirement na pumayat itong si Williamson para ang kanyang kontrata ay makumpleto, mag-guaranteed makuha niya ang bawat 5. At talaga namang kakaiba nga yung requirement na yan para kay Zion Williamson. Pero mga idol, para rin naman sa kanya yan. Para rin sa injury concern nga sa kanya. Dahil foot injury nga yun dahil sa kanyang laki. Hindi na nga kinakaya ng kanyang paa. Kaya nga ayun, nirequire ng Pelicans. At sa totoo nga, mga idol, win-win situation ito. Panalo para kay Zion Williamson, panalo ang kontrata nito para nga sa Pelicans. Para kay Zion, magiging healthy nga siya, mga idol. Hahaba pa mapoprolong ang kanyang karir sa NBA. Para naman sa Pelicans, masisigurado nga nila na maglalaro itong si Williamson para sa kanila, para nga sa kanilang pangarap na umabot sa playoffs and then possibly maging championship contender. Malaking partido si Zion, kaya nga gusto nilang maging healthy siya at makalaro sa kanila. Panghuling balita naman tayo, mga idol, ay pag-usapan niya natin ang pang-13th player ng Golden State Warriors. Pumirma na, mga idol, sa kontrata eto ngang si Ryan Rollins na kanilang 44th pick, 3-year 4.8 million. Laking tipid nga na itong team ng Golden State Warriors dahil inaasahan nga na itong batang ito ay may magandang future, mga idol. Has really good potential nga daw. Can dribble, pass, and shoot. Sadly nga, mga idol, hindi natin siya nakita at na-witness sa Summer League ang dahil sa kanyang injury. Pero kahit na nga yan, mga idol, marami pa rin tiwala na Warriors fans dito sa batang ito na si Ryan Rollins. At yan ang nga lamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming kang salamat sa inyong panonood. Huwag niyo rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!